Ayun oh. Good morning mga bike buddies. This is the new Crius Velocity mula sa mahiwagang black gate ng CS168. Let's go. All right. At ito na nga. Truth be told, I've been a Crius fan since I started my folding bike journey, no? So I used to own a Crius Vigor na in-upgrade natin, yon. Yun yung Panda version 1. Hanggang sa ito, we have a Panda Z na Crius Velocity, no? Si Panda na nakikita niya na kulay puti, Crius Velocity din yon. And now, syempre, we are featuring the Crius Velocity, the upgraded version that came from the mahiwagang black gate ng CS168. Ayan na. So, pag-usapan na natin to. All alloy na to, bike buddies. Ang ating frame and fork ay alloy. Lahat ng components din ito, bike buddy, ay light pro na. That being said, wala ka nang kailangan i-upgrade kasi nga, todo na yung specs nito. At least ah, kasi yung mga tao nag-upgrade from stock to Light Pro components, ito na yung hinahanap yung all Light Pro. Light Pro ang handlebar, ang stem, ang seat post, ang saddle, pedals, ang ating crank, Light Pro na lahat yarn. This is a 10-speed, 20-inch folding bike. Ang ating shifter and RD ay L2A7, 11 to 32 cog set, partnered with a Holotech 5040 chain ring. Napakaganda rin ito, bike buddy, kasi ang pedals natin ay solid pedals. Non-folding solid pedals. So, kada sipa, sulit. So, every pedal stroke ay transferred ang power completely. Walang tapon. Another beautiful thing about this bike, of course, is yung overall color niya. Di ba? So, what we have here is the Crius Velocity na bago in Bianchi color. Ayan. So, napakaganda. Litaw na litaw. Napaka gaan sa matang tignan. Very light, very cool, very minty, if you will. So it also comes in different colors. Check nyo na lang ang ating mahiwagang black gate para doon sa other color variants niya. Pero nakita ko na yung complete set. Napakaganda. Ang hirap pumili. But I specifically requested for the Bianchi color. Kasi nga, yun, very unique. Total weight of this bike, 10.88 kilograms. Total cost, 28,888 pesos. Sulit na ba yon? Oo, bike buddies, sulit na yon. Kasi wala ka na talagang i-upgrade. Kung super arte ka lang, doon ka na lang siguro magpapalit ng other components. Now, ang ating brake system ay mechanical disc brakes, Light Pro. Yun, pwede sigurong mag-push to hydraulic eventually. Pero, as usual, ang ganda ng pagkakatono ng CS168 dito, konting pindot mo lang eh, akala mo naka-hydraulic disc brakes ka na. O, di ba? So, Light Pro Plus ang ating mechanical disc brakes. It's nice to mention also na ang ating wheelset ay also K-Fun. Ang ating tires naman ay CST na 1.50. So, sakto lang. It's a good combination. Now, speaking of good combination, 11 to 32 cogs and 5040 chainring will get you from point A to point B seamlessly. It's a very balanced combination, no? Of gears. And yun. Okay na yun. Yung tunog din ng hubs nito, very decent. It's like a little baby rattlesnake.
di naman siya yung sobrang ingay na tatatatatatatatat ganun, pero social. Very premium pa din ang kanyang tunog. So very nice. We also have magnetics front and back to make sure that the bike does not close open while in its folded state. So when you are storing it, secure. Pag binitbit mo siya, secure. Also good to point out na ang ating grips ay leather grips, no? Wide leather grips with palm rest. Perfect for guys with ginormous hands like mine. Yan, perfect para doon sa mga long rides or doon sa mga kailangan ng may makakapitan. Ayan, ayan, ayan. Meron din tayong single kickstand. Of course, for me, better kung palitan nyo ng Light Pro dual kickstand ito para mas stable pag pinarada ninyo or pag tinabi ninyo. Hindi kayo mangangamba na tutumba siya. So of course, yung Light Pro dual kickstand is also available sa mahiwagang Blackgate ng CS168. Just bring your bike over, tell them what you need, and they'll take care of you. Shoutout nga pala sa ating mga malulupit na mekaniko at kaibigan dyan sa mahiwagang Blackgate ng CS168. Guys, maraming salamat always for supporting the channel and allowing me, no, to try out every single bike that you guys have. Truly am humbled by this and maraming salamat. Bike buddy, meron ka bang papalitan dyan if ever? Kung ako lang, masusunod, no? So, hydraulic brakes, of course. Once naka-hydraulic ka na, ayaw mo na ng ibang preno eh. Yung ating stem, I would have wanted it to be a non-telescopic stem. That way, less fuss, lesser moving components. And siguro, curved stem. Okay din yung curved stem, gusto ko i-try. Para magkaroon ng onting distance also, yung knees ko, in relation to the handlebar. Mga isang dangka lang naman siguro eh. Pero yung curved stem medyo bibigyan tayo ng more aggressive stance, leaning forward. Otherwise, okay naman yung stock. Speaking of comfort, okay din yung saddle nito. Napakalambot. It provides ample support for your back, for your shuwet, and for your whatever else na kailangan ng support. Partnered with, ito pa, another highlight, the Light Pro A61 seat post. Another highlight yan. Napakahaba nitong seat post na to. Na kahit 10-footer ang sumakay dito. Hindi ako nag-exage. 10-footer na siklista kung meron man nun. Kayang-kaya nung seat post na to dahil napakahaba. So, very nice touch. It is a standard 33.9. Pero yun nga, the A61 is one of those awesome upgrades na hinahabol din ng ibang siklista kasi nga, napakahaba. Sino bang may ayaw ng mahaba? Charing! Yay! Ako. 5040 chainring, nakahalo tech pa. Masaya-saya. Kaya nakatulong sa overall weight management itong bisikletang to eh. Sulit. Another thing worth mentioning pala, bike buddies, ang ating mga gulong. Wheel set natin, no, ay quick release na. So kung magka-aberya ka man, wag naman sana. Mapako, mabubog, wag naman Lord. Madali nang magpalit-palit ng gulong dahil madali na siyang kalasin. From the fork and from the actual bike body. Okay, dahil nga sa quick release. Very nice. Ayun, nothing much else to say about the Prius Velocity na bago mula sa mahiwagang Blackgate na CS168. 28,888 pesos gets you a very nice folding bike na kompleto, prekados na. Sasakyan mo na lang. Ang kulang na lang, ikaw. Ayan.
At ayun na nga, dito na natin tatapusin ang ating short review about the Krios Velocity mula sa mahiwagang black gate ng CS168. Head on over, guys. Look at all the other color variants. Try it. Hindi ako mapapahiya dito. Laging tatandaan, pag gusto mo, padyakan mo. Pero kung talagang gusto mo, pumunta ka rin dito sa Emerald Avenue, magkita tayo. Kain tayo dito sa Eat Street, happening every Saturday mula 5 a.m. until supplies last. Usually mga 3 to 5 yarn. Kita Kids Bike Buddies, ride safe! Ingat!